humigit 20 milyon na kalalakihan, kababaihan at mga bata ang naging biktima ng human trafficking. Subalit, alam niyo ba kung ano talaga ito? Sa isang maliit at matahimik na bayan, ang mga tao ay nangangarap. Subalit hindi lahat ng kanilang pangarap ay matutupad. Ang human trafficking ay pananamantala sa pangarap ng isang tao at pag-akit upang gamitin sa kapakanan ng nananamantala. Paano nila ito ginagawa? Ang human trafficking ay hindi nagaganap ng agaran. Ito ay isang proseso. Ang unang gawain ng isang human trafficker ay ang pangangalap ng biktima, pagdadala sa kanila patungo sa lugar na kung saan sila ay aabusuhin, pagtatago sa mga otoridad at pagtanggap ng mga biktima mula sa iba pang mga ngalakal. Bakit hindi tumatakbo at humihindi ang mga biktima? Dahil ang mga human trafficker ay gumagamit ng iba't ibang paraan, gaya ng pananakot o pagpilit sa biktima na gawin ang gusto nila, pagdukot o paglinlang sa biktima at pang-aabuso. Minsan, ang human trafficker ay nangangako ng maliit na bayad o benepisyo upang makipagtulungan ang biktima. Bakit ito ginagawa ng mga human trafficker? Ang pakay nila ay pagsasamantala. Ang trafficker ay nananamantala ng kanilang biktima para sa pangsariling kita at kapakinabangan. Ito ang human trafficking. Sinabi ng kapitbahay ng taong ito na mayroong magandang trabaho para sa kanya sa isang ligtas na konstruksyon at babayaran siya ng malaking pera. Sa pamamagitan ng maraming pera ay matutupad na ang kanyang mga pangarap. Siya ay pumayag na kunin ang inalok na trabaho. Matapos ang ilang araw, sinundo at isinakay siya ng kaibigan ng kanyang kapitbahay patungo sa lugar ng konstruksyon malayo sa kanilang bahay. Ang taong ito ay agad na pinagtrabaho ng walang pagsasanay o kagamitan para sa pananggalang. Walang sapat na pagkain at inumin at madalang na pahinga. Pagkatapos ng maraming buwan, siya ay binayaran ng maliit na bahagi ng naipangako sa kanya. Ang taong ito ay biktima ng human trafficking. Siya ay narekrut ng kanyang kapitbahay at nalinlang sa pag-aakala na siya ay magkatrabaho sa isang ligtas na konstruksyon at may sapat na bayan. Sa halip, siya ay sapilitang pinagtrabaho ng mahabang oras sa hindi ligtas na lugar at halos walang bayad habang ang iba ay nakinabang sa pananamantala sa kanya. Isang araw, habang naghahanap ng trabaho sa internet, ang babaeng ito ay nakakita ng oportunidad na makapagtrabaho sa restaurant sa isang malaking syudad. Naging matagumpay ang kanyang aplikasyon at inayos ng kanyang employer ang kanyang pagbiyahe. Siya ay sinalubong sa paliparan at dinala sa isang bahagi ng lungsod na hindi ayon sa kanyang inaasahan. Huminto ang sasakyan sa isang gusali, isinara at ikinandado ang pinto. Siya ay pinilit na gumawa ng mga sexual na akto na labag sa kanyang kalooban. Siya ay nakakulong. Ang babaeng ito ay biktima ng human trafficking. Siya ay dinala ng trafficker mula sa paliparan patungo sa lugar ng kanyang trabaho. Nang siya ay dumating sa lugar ng pagtatrabahuan at nalaman na ito ay hindi trabaho sa restaurant, inasahan niya na siya ay gagamitan ng lakas at dahas ng kanyang trafficker upang manatili siya doon. Siya ay pinagsamantalahan at pinilit para gumawa ng aktong sexual. Habang bakasyon sa eskwela, ang 14 na gulang na batang ito ay nilapitan sa lansangan ng isang mukhang magpagkakatiwala ang babae. Sinabi niya na siya ay nangangailangan na manggagawa sa kanyang pabrika. Pinangakuan niya ang bata na bibigyan ng maraming pera. Dinala at ipinakilala ng bata ang babae sa kanyang mga magulang at natuwa sila sa alok nitong trabaho. Siya ay magkakaroon na ng ipon para sa kanyang pag-aaral. Siya ay dinala ng babae patungo sa kasunod na lungsod. Huminto sila sa isang lumang gusali at may isang tao na naghihintay na sa kanya. Habang siya ay pinapapasok sa gusali, agad na umalis ang babae. Ang pabrika ay hindi kahintulad sa inilarawan ng babae. Maraming tao ang nagtatrabaho, kasama ang maraming bata. Siya ay nagtrabaho sa buong maghapon at pagkatapos ng maiksing oras na pagtulog, siya ay nagsisimula muli. Hindi ito ang kanyang inaasahan. Siya ay nangulila sa kanyang pamilya. Makalipas ang ilang linggo, ay hindi pa din siya nakakatanggap ng sweldo o kaya ay pinapayagan na makatawag sa kanyang pamilya. Siya ay nakulong. Ang batang ito ay biktima ng human trafficking.
Siya ay nalinlang ng babaeng nakausap niya sa lansangan. Siya ay tinanggap ng trafficker noong siya ay dumating sa pabrika at pinagsamantalahan sa pamamagitan ng sapilitang paggawa sa patahian. Ang sinumang may edad 18 gulang pababa, ang akto at layunin ay sapat na upang maging legal na kaso ng human trafficking. Ang pag-intindi na ang human trafficking ay hindi nangyayari ng agaran, bagkus ito ay isang proseso ng akto, paraan at layunin ay makatutulong upang mas makilanlan ang mga naging biktima at malaman ang kalakaran ng trafficking. Ang mga tao ay nangangarap at naghahanap ng oportunidad upang maisakatuparan ang kanilang mga pangarap. Ang human trafficking ay nangyayari sa ating paligid. Malalaman mo ba ito kapag nakita mo? Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin ang website ng IOMX sa iomx.org.